kailangan malimit ang disgrasya sa daan, kaya dapat sapat ang kaalaman ng mga motorista para iwas aksidente sa biyahe sa gitna naman ng masamang panahon. Balitang hatid ni Jay Sabale. Madalas sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility, na mas lalong takaw aksidente dahil madulas din ang mga kalsada. Ayon sa car enthusiast na si Ken Martin, presidente ng Gaijin Elite Car Club, sa ganitong pagkakataon, unang dapat gawin ay bagala ng pagmamaneho. Kapag basa raw kasi ang kalsada, mas mahirap kumagat ang preno, kaya mas mabagal huminto. Iwasan din daw ang biglang preno. Medyo bitawan natin ng konti yung silinyador. No, para medyo bumagal tayo ng konti hanggang sa maramdaman natin magkaroon ulit ng control ng kotse. Kasi mararamdaman nyo yan, parang biglang dumulas yung gulong nyo sa harapan or sa likod. Bagalan lang natin, huwag nating apakan bigla-bigla yung preno kasi may tendency tayo na baka umikot yung sasakyan. Hindi rin daw tama ang pagbubukas ng hazard light pag malakas ang ulan. Kung tatabi lamang daw at ihinto, tsaka lang ito dapat buksan. Dapat daw ay magbukas lang ng headlight pero huwag high beam. Just turn on our lights para kita lang tayo ng ibang oncoming traffic. Tapos, para alam nila, if you're going left or you're going right, may signal pa rin tayo. Nai-inform natin sila kung saan tayo papunta. You just use your hazard pag hindi mo na talaga kayang i-drive. As in, you have to stop somewhere. So, i-hazard na natin, then gumilid na tayo sa shoulder. At kung no choice daw at kailangang suungin ang baha sa mga kalsada, dapat ay hanggang ilalim lang ng bumper ang taas ng tubig. Huwag raw kalimutang patayin ang aircon at syempre, dapat tama ang timpla ng acceleration at preno at dapat nasa first gear lamang. Ang tires natin is on the sides, so left and right. So once pumasok siya, umandar tayo ng ganyan, it creates waves. So may tendency tayo hindi lang naman palabas yung hawi ng gulong natin, papasok din sa loob. So pwedeng pumasok rin sa engine. Dagdag naman ni Christopher Henson na service advisor ng isang kumpanya ng sasakyan. Katulad nun, pinasok na ng tubig yung makina, ang possibility maging problema talaga nun, water hammering. So, pinasok siya, baka maging or mag-stack up yung makina mo. So, i-overhaul yun kasakali. At kung nakalagpas na sa baha? So, kailangan mapacheck mo agad para maiwasan mo mag-stack up yung preno. Pag nabasa yung greasing point, siyempre, madali masisira isang pyesa. Kasi yung grease talaga o yung lubricant talaga yung nagpapatagal ng buhay ng isang pyesa ng suspension. Yung mga tie rod end, yung mga ball joint. So yun yung mga ginagawa o ginigrease dun para tumagal yung buhay ng pyesa. Pero kung wala namang importanteng pupuntahan o kaya'y pwede namang ipagpaliban, mas maigi nang manatili na lang sa bahay kapag masama ang panahon. Jay Sabale, GMA News.